See that? Hindi mo nilalagyan ng sealant, sir? Hindi. Pag niligyan ko kasi sealant, yung pito naman ang ano. Dapat yan, pinapadaan dito ng reeder. Hindi na muna. Okay lang. Kaya naman yung tumakbo kahit flat eh. Kahit walang sealant. Ay bawa naubusan ng... Wala, masisira mo yung... Pero makakatakbo pa. Ibig sabihin, kung sa malapit na ano. Kung maliit yung boat at makakatakbo pa pa, pero malaki. Makukuha yung... Tulad nito, minsan nakakatakbo pa ako eh. Matigit kasi yung goma niyan eh. Hmm. Para hindi nasisira kayo dito pag magpapalagay, dito mo na pinapalagay. Kasi pag dito mo, tumitigas. Oo. Oh. Ayun lang yung ano, manipis ang pangit. Manipis ng gulong. Iti-iti na yan. Ang, yun mo ito, iti-iti o misel. Mahal kasi yun. Pero ano pa yun naman niya, no? Kung ganun pa. Oo, bubuka pa yan. PT-80 rin ba ito? PT-80 rin yan. No, kita ko na yung unang tingin ko pa lang eh, parang manipis eh. Pero manipis. Manipis siya, nakita ko yung ano. Lagi na sa likod. Kaya to. Nipis. Panlikod. Pangit. So ayan, hining gulong. Laki ng diferensya, no? 80-80 rin yan, 80-80 yun, pero parang manipis yung kaya. Ang nipis nung kaya, tang ina. Parang hindi ko gusto yung kanyang manipis na gulong. Pero wala akong choice ngayon kundi yan ang bilhin dahil yan ang mura. 600 ano lang yan, 630 isa.
Tapos yung missile, alam ko mahal yung missile eh. Tsaka matibay din yung missile. Ilang taong ko nang gamit yan, siguro lagpas 5 ang gamit ko niyan. Bago ko nag, yun ang una kong gulong, yung missile, bago ko nag Xenios. Mas tumagal kong gamitin itong missile kaysa din sa Xenios. Yung Xenios, bago lang yun. Siguro mga nakatagal din sa akin ng mga 5 years yung Xenios. Bago nasira. Pero itong missile, nagagamit ko pa to kahit flat yan, kahit running flat. Sa tigas niyan, nagagamit ko yan. Although, mas mahal lang missile. Mga 1,000 plus yata bili ko sa missile. Sa Xenios, mga 7. Mga almost 1,000 siguro. Or ganun din. Mura lang itong ano eh. Mura lang itong... Anong tawag nito? Itong kaya. Sinubukan ko lang ngayon kung maganda. Although, magpapalit pa naman ako for sure. Sinubukan ko lang siya kung maganda, pati yung kapal. Kasi nasa picture, no, sa Lazada, ang kapal sa picture, talagang pa naka-close up eh. Kaya ang hirap minsan magbili sa online eh. Lalo na pag hindi mo nakikita yung item personally, o hindi mo pa siya nakikita personally. Nakita mo lang siya sa picture. Kala mo, ganda sa picture, yung pala sa personal. Pangit. May ganun eh. Yung, di ba, akala mo, maganda sa picture, o kaya, kala mo, pangit sa picture. Yung pala, pag nakita mo sa personal, ang ganda naman ito. Kaiba naman pala. May mga ganun eh. Itulad nito, ang ganda sa picture eh. Pag tingin ko, medyo manipis. Manipis talaga siya. Mahilig ako sa makapal na gulong eh. Kasi power mugs pa to. Makapal din to eh. Although, titsa-check ko lang siya pampasok. Pamasok ko lang naman. Tsaka medyo tight ang budget ko ngayon. Kaya napabili ako ng 600 na gulong. Pang likod. Pwede ko siya naman ilagay sa harap. Pwede ko siyang ilagay sa harap. Tapos kukuha ko ng isang panglikod pag nasira naman yung sa harap. Missile din yung harap ko eh. Pero na yan, parehong missile. Or baka pwede akong mag Xenios din panlikod. Or kukuha ko ng iba. Kung may budget sana, gusto ko ano eh, tipong mga Michelin, Pirelli. Yung medyo branded na, yung imported. Diablo, mga ganun. Pauwi na ako nga. Medyo traffic lang. Napilitan ako magkotse kasi nga flat yung gulong. Or ang style ko nito, ang diskarte ko, pwedeng kumuha ko ng isa pang mugs. Tapos lalagyan ko siya ng gulong. Bali, parang naka-reserva na yun. Para pag nasira yung mugs ko o yung gulong, palit na lang. Salpak na lang agad. Tapos, pwede ko siyang, at least, pwede ako magmotor kahit na flat. Or pwede kong ipagawa ng nakamotor. So, ganun. Ayan, medyo traffic lang ngayon dito. Umaga na. Good morning. Good morning sa inyong lahat. September 20, Tuesday. Ayan. September 20, Tuesday, 7:39 in the morning. Good morning! Good morning, world! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning from the Philippines. Good morning! Good morning! It's just a rainy, it's a kind of rainy morning today. As you can see, there's no sunshine.
Oo, di ba? So yeah, ganun na lang gagawin ko. Ganun yung actually naiisip ko eh. Bibili ako ng isang mugs. Tsaka isang set ng gulong. Tsaka pito. Na medyo terno rin na gulong na Michelin or something like that or Pirelli, medyo mahal-mahal yun. Isang gulong yata na Michelin and Pirelli mga 1,500 to 2,000 eh. So gulong pa lang, buti na ka mga 4 for the pair. Tapos yung pair, isang pair ng mugs mga 4,000 or 5,000. So abuti na mga 9. Plus yung pito. Pito na racing boy mga 500, 600. So kulang-kulang mga abuti na ko mga 9 95 96. Kahit paunti-unti, siguro pwede kong gawin. Pwede kong bilhin siya. Kahit, let's say, sa una, mugs lang muna. Or gulong lang muna. Tapos, pag nakaipon-ipon, yung mugs na lang susunod. Or yung gulong na lang susunod. And then yung pito, ganun. Pero hindi ko siya kaya isang baksakan. Although, okay naman, okay pa naman siya ngayon. So, magagamit ko siya. So, yeah. Pero habang nagagamit ko, mag-iipon na rin ako just in case. Kasi mahirap yung nagra-running flat. I'll talk in English in so to all the viewers out there would understand me. You know, if there's just in case some people watching there in the English, you know, hello. Hello there. So yeah, it's like that. Okay. Thank you guys for watching. Thank you for watching my videos and watching my life, you know. Life here in the Philippines. My life. There you go. Good morning. I got no work today. It's my day off, so I'll be doing this stuff. I have the time today to do this. And tomorrow, until tomorrow, then tomorrow night, I'll be going to work again. So I have a rest day yesterday, today, and tomorrow morning. So I'll be doing a lot, very lots of sleeping, lots of resting, you know. So when I work, when I go back to work, I'm fully recharged, fully rested, and you know, ready to go to work again. Because my work is graveyard shift. I'm a graveyard shift right now, so I work in the like really late at night till the morning, the whole morning, like from 1 a.m. onwards until around 8:30 in the morning. Yeah, that's my schedule. You see, it's traffic. Oh, traffic. So watch me later, I'll upload this one and also upload this while I try to bring it back. Yeah. As much as possible, you know, I try to be hands-on
I try to do stuffs. I like to do stuffs at my own, you know. I like to fix everything, fix my bike, my motorbike, you know. When there's any problem or something, I try to fix it. And as far as I know, it's really a good experience, actually, and a bad experience as well. Because, you know, when it's bad experience, because, you know, when things don't go well, but at least you will like understand and realize like what should be done. You know, when, like, for example, something happened, like, in my motorbike, and I tried to fix it, and then I can't fix it right away, at least I know what's the problem. Eventually, I try to realize what to do with it, and what has to be done, then I try to do it. And when you try to realize and do that, you will fix the problem. You know, and then on to the next one. Have you realized that, you know, when you try to fix something, and then when you fix it already, and then there's another problem that pops up, you know, it's like a never-ending problem, you know, that happens. Maybe for a while it's okay, right? And then all of a sudden, you know, like, for instance, like, I'm okay already with my exhaust, right, in my past videos, and then something like this happened again, and then it's a flat tire naman, you know. And then I tried to troubleshoot, like, change the cap to a more branded one, and it's okay actually. And then, but then now it's the tire, it's the problem, not the cap. Puro lamat na. May lamat na rin si Mizel eh. There's like a, what you call that lamat in English? I don't know what's lamat in English. There's like a little cracks, you know, in the side of the tire. I think that's a problem when the tire gets old. And then the air pressure goes out there, so that's why I get a lot of flat tires and running flat, you know. And I get, and my tires get deflated once in a while. I can see the little cracks, you know. I can show you later. So I think, because it's also old already, that's why there's a lot of cracks on the side. So this one's a new one. Let's see how, like how old or how long will this last, you know. Kaya, no? Today is September 20, Tuesday, 2022. Alright. So there you go. Let me just change this a little bit. All right, I'll get back to you guys later.